Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Labis-labis na nasasaktan itong si Doktora Annalyn Santos na kanyang makita. Nagalit itong kanyang tita sa kanya at hindi ito masyadong pinapansin ni Giselle itong si Doktora Annalyn Santos, lalong-lalo na nung magalit ang pasyente ni Doktora Annalyn Santos. At agad naman itong pinagsabihan ni Giselle itong si Doktora Annalyn Santos na kabago-bago pa umano nito sa Epix Medical Hospital, ngunit binibigyan na umano nito ng malaking problema ni Doktora Annalyn Santos sa kadahilanan na agad naman itong ipinagtanggol ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang sarili at agad naman itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang tita na hindi umano siya nagkakamali dahil nasa tama umanong procedure ang ginawa nito sa kanyang pasyente. At sinabi naman din umano nito ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang pasyente, nangyayari umano ito sa kanya na mawalan umano ito ng panlasa dahil naapektuhan umano herbs nito. Kadahilanan na hindi ito pinapakinggan ni Giselle ang mga sinasabi ni Doktora Annalyn Santos, at agad nitong sinabihan ni Giselle itong si Doktora Annalyn Santos na kung itutuloy umano nito ang demanda sa kanyang pasyente ay hindi umano nito sasagutin ng Epix Medical Hospital at kumuha umano ng abogado itong si Doktora Annalyn Santos upang ipagtanggol umano nito ang kanyang sarili. Sa kadahilanan na hindi na lamang ito umimik itong si Doktora Annalyn Santos at tinitingnan na lamang nito ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang tita, at maya-maya pa ay agad na itong nagpapaalam itong si Doktora Annalyn Santos at iniwanan na nito ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang tita. Labis-labis itong nasasaktan itong si Doktora Annalyn Santos sa mga ipinakita na ugali ng kanyang tita sa kanya, at pinarangka pa umano ito ng kanyang tita na ayaw umano niya sa mga taong anak sa labas. Tan itong si Doktora Annalyn Santos, ngunit kinikimkim na lamang nito ni Doktora Annalyn Santos at hindi na lamang ito nagpapahalata na nasasaktan ito sa mga sinasabi ng kanyang tita dahil alam naman umano nito ni Doktora Annalyn Santos na anak lamang umano siya sa labas. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.